Dito, kailangan mo talaga na sipag, tiyaga. So yung na-experience ko dito sa Calgary, medyo nanibago talaga ako. Kasi imagine yung work ko is 30 minutes from northeast, kasi sa southeast kasi ako. And then, ginagawa ko na lang din is sa southeast na lang din ako nag-DoorDash. Pero still, naghahanap pa rin ako ng trabaho dito. Kasi ito yung unang trabaho na nag-hire sa akin eh. Imagine, nag-apply ako today, kinabukasan tanggap ako agad. So, in-drop ko na siya para at least magkakaroon na ako ng trabaho while nandito. So, 5 hours, hindi naman siya masyadong ganun ka-stressful kasi wala din naman yung boss namin. So, yung sa amin lang is, gagawin lang namin yung checklist namin na nililisa namin yung condominium na naka-assign sa amin. So, thank you for kay Den. Dennis, then salamat na nagbibigay ka sa akin ng additional, what I mean is $22 daw kasi doon sa cleaning nila eh. Actually, marami ako nakita ng mga ganun, $22 up. Kaso lang, hindi pa naman tumawag, nag-try ako nag-apply. Pero, I'm planning na siguro 2 months ako mag-stay dito sa Calgary and then i-explore ko na naman yung Medhat. Kasi titingnan ko kung saan ako mas hiyang. Siguro nasanay lang ako sa mga small cities, pero okay na sa akin yung Medhat compare sa dito sa Calgary. Talaga very crowded, talagang malaki masyado eh. So, and then sa mga highways, nakikipagkarera ka dun eh. Kumbaga everyday, 2 times ako nakikipagkarera sa Deripot. Deripot kasi yung national highways dito eh. So kailangan na i-hit mo yung 100 na 100 to 110 kilowatt per hour na speed mo, kasi pag sobra ka doon, huhulihin ka. Pag medyo mabagal ka, maraming magagalit sa'yo. So, yun, for the meantime, nandito ako sa ano. May duan kasi na order ba ano. So, eto yung daily routine ko, kasi everyday isang condominium. So, fourth level, so yung stairs nila is dalawa. So, fourth level yun. Tsaka may lobby sila at the same time, may ano ba yung daanan nila. So, fourth floor. So, more on vacuum lang talaga yung trabaho ko. So, 5 hours, Monday to Friday. And then, yun. Very challenging talaga dito sa, ano, dito sa Canada. And what I mean is dito sa Calgary, mahal dito yung bahay kasi yung nirerentahan ko is 500 eh. Unlike dun ako sa mga small cities, mas lower talaga. So iba talaga yung price range ng titirahan mo na bahay sa malalaking city compare sa mga maliliit na towns. Yung Lethbridge, yung Medhat, parang yung Brooks niyan, 2 times kalaki eh. Ito kasi parang 6 times, kaya malaki talaga. And then, maraming job opportunities dito. Pero yung sinabi ni Glenn sa akin dati, malalayo daw talaga. Pero alam ko naman, kasi gusto ko lang talaga na ma-experience ko. Kasi iba-iba din naman kasi yung mga gusto natin eh. So, for me, gusto ko ma-experience ito. At least alam ko na, ganito pala pagtitira ako sa Calgary. So, ito yung experience ko dito sa Calgary. And then, so far, pagpalagay na lang natin 17 times 5, 35, 85, less yan yung tax, 10. So, 70 per day. And then, tinatarget ko sa DoorDash ko is maka-100 din ako per day kasi wala namang tax doon. Then, usually, yung gas ko dito is 30 lang naman dollar per day. So, 170, 130. At least may malinis ako na 140 per day dito. And then hindi naman ako nagre-rest day. Kasi gusto ko talaga yung magkakapag-ipon din naman talaga ako. Kasi yun yung pinunta ko dito eh, mag-ipon. Kaya very challenging talaga. Kayo guys, I know may mga friends ako na nasa small cities. At least may basis kayo na sa big cities talaga, mas mataas talaga yung cost of living compared sa mga small towns, sa mga towns or mga maliliit na cities compared dito sa talagang ito yung Calgary,
ano pa ba yung mga Vancouver, yung mga malalaking city. Pero nadidepende din naman yan eh. Kasi marami namang Pinoy na hiyang dito. At saka yung sahod naman dito, makikita mo yung 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nagdidepende sa company. Pero yung regular rate dito sa Alberta, kasi malaki itong province ng Alberta, is 15. Pero nagbavary pa rin yan sa mga companies na mag-hire sa inyo. So until next time, maglilinis muna ako, baka pagalitan ako kung huli ako.